Why? Bakit? Wala lang, wala kasi na. Wala kumakahoy kasi, ka naman. Wala kasi nakalagay na ano na ano? Na ano, na background. Na? Ito na. Okay. Kaya nga. Ito na nga, sorry. Hi Pangga, Energy FM. Energy. Woohoo! Isang maulang gabi sa inyo. Hype. Baga na, uy. Ayun. Oh, see, see? That's my point. Now you know. Now, I hope you can understand where I'm coming from. Because I'm coming from Binyan. And then, I know where you came from. You came from Makati. So, Pasay, Pasay. Ay, Pasay ba yun? Pasay, oh. Diba? So, kanina ang batian natin magandang gabi. Diba? Gabi na. Now, oh, diba ikaw pa nag-correct sa akin, umaga na. Oh, diba? O, di gawin na natin. That. Welcome to the show that makes sense this morning. Ang programa ang pinamagatang, Hoy, gabi na! Umaga na! I-push mo yan. Oo, oh, ganon. Dapat ganon. Umaga na, magsibak ka na ng kahoy! Ganon, o, di ba? Okay, umaga na, mag-igib ka na ng tubig. Mag-igib. Umaga na, ha? Umaga na, bumangon ka na dahil baka sikuhin kita sa mata, gano'n. Uy, maligayang makikinig po sa mga, ano, sa mga kakawilan ng bahay-bahay because of traffic. Uwi. Yung mga nilalang na dumaan ng chooks to go. Ay! Oo, oh, para may maipasalubong. Oo, oh, diba? Chooks to go. Malinis, healthy dahil oven cook. Correct. Diba, meron tong 1,000 or more than 1,500 na branches nationwide. Ooh. At higit sa lahat, Kuya Chico, ang manok na masarap kahit walang sauce. Parang ako. Diba, parang ikaw. Juicy ito, hindi gaya ng ex mo. Ay! Huwag mo naalala ka, bro. Ako naalala? Juicy ba? Nagka-speech bubble ka bigla. Oh, nagkaroon ako ng speech bubble tapos dot. Yan, chicks to go. Yan, ang manok na masarap kahit walang sauce. Alam mo to, pwede itong pasalubong sana sa nanay mapag ubuwi ka ng bahay. Lala, kahit kanino ano, naman eh, kahit sa nililigawan mo, for example. Nanay, tatay, nililigawan, kaibigan, kaibigan. Yan, correct. Diba? Alam mo, mas maganda na kasi bulaklak. Diba? Oo, ano pa? Bulaklak, pwede pag cauliflower makakain. Pwede. Masarap yun. Masarap. Dati hindi ako makain yan, pero natikman ko, ay, okay masarap pala. Masarap naman, di ba sa luto? Eh kasi, alam mo naman eh, pag nakakita, carnivorous nga kasi ako. Pero nung nakita ko, tapos nung tinikman ko, okay naman pala siya. Okay naman pala siya. Depende sa luto, di ba? Ano ba luto nun? Eh, palagi lang naman yun naka, ano, gigisa-gisa o kaya. Ang lasa niya ay depende sa kung anong luto niya. Dahil sinisip-sip niya yung flavor. Flavor. Chicks to go. Ang manok na masarap kahit walang sauce. Good morning, Kuya Chico. Good morning sa'yo, Papa Jackson. At good morning sa lahat ng mga naalimpungatan at hindi na makatulog. At sinisisi pa tayo dahil kasalanan natin. Naalimpungatan po, narinig ko po yung boses ninyo, hindi na po ako makatulog. Sorry naman. Huwag ka na magalit. Eh, every Friday, ganito naman tayo ng ganito. Wala namang magbabago. Diba? Ganun pa rin. Magpatay ka ng radyo, mamimiss mo kami. Oo. Bubuksan mo pa rin. You can't help it. Happy Friday, Selan. Ay, happy Saturday na. Saturday na. Mamayang gabi na sa ano ko. Saturday night. Paris Point San Lazaro. Paris Point San Lazaro ngayon Sabado. Siguro ngayon ay magpapakalat-kalat ako. Baka ako ay I'll be somewhere in Manila. Ngayong Sabado kay Chico, ako'y nasa Paris Point San Lazaro. Mm-hmm. Next week, nasa Hong Kong ko ulit. Ooh, Hong Tapos, Kong. A week after that, nasa Abu Dhabi, Dubai naman ako. Wow, UAE. Hindi, yung Abu Dhabi, Dubai, matagal na naka-schedule yan. Noon pa. Man, United Arab Emirates. Mm. Oh, hello po sa mga nakaantabay sa Abu Dhabi, Dubai. Marami. Sobrang dabi dahil napakaraming Pinoy doon. Oo, di ba? Third largest population, yun ang sabi. Na nagpunta ako doon, di ba? Hindi mo yung isang Pilipinas, kadaling mga Pinoy. Oh, correct. Kahit saan ka lumingon, kahit saan talaga, promise, kahit sa cabinet ka lumingon, mayroon pa rin Pinoy doon. Tapos, anong ginagawa ng Pinoy sa cabinet? Ah, hindi ko rin nga alam. Natakot kasi ako, ay Pinoy, tapos, ay Pinoy, tapos natakot na ako. Tapos, bigla mo sinara. Oo, oh, bigla ko na lang sinara. Kasi may Pinoy. Ganyan. Kasi diba, nung nagpunta rin ako sa Ireland, sa amin, sa Ireland, sa inyo. Dumalaw ako ng dalawang linggo lang doon, no? Ang tagal din nun, no?
matagal din yung dalawang linggo. Pero bitin pa rin yun. Pero bitin, o bitin. Eh, okay din yung bitin para mabalik-balikan, di ba? Para magbabalik ka ulit. So, in comparison, wala eh dun sa amin sa Ireland. Eh kung ano, mapakalat-kalat yung mga Irish, hindi ko alam kung bakit. Eh bansa nila 'yon. Ay, okay. So ayun nga, ganyan. Pero sa wala masyado, manakana kayo mga Pinoy. At saka alam mo naman eh, pag pare-pareho kayo nandun sa may ano, sa may discount store. Kasi ako din nagtititingin din ako ng pantalon, ng jacket. Ayan, mga Pinoy yan. Tapos yung mga magkakahiyaan na magkakatinginan. Tapos mga pinapakiramdaman nila kung ngingiti. Alam mo, medyo nalungkot ako doon sa part na yon. Bakit? Bakit? Kasi yung merong isang si ate, no? Alam kong Pinay siya. Mm. Eh, di ba ako naman kasi, alam mo naman ako pagka nasa public place. Mm. Normal lang ako, yung seryoso look lang, di ba? Alam naman, magtatawa ako, di para akong timang nun, di ba? So, andun ako, nagkatinginan kami, yung nagpapakiramdaman ba kami kung ano, ngingiti ba ako? Mm. Or, na tingin ko, no, nanggagaling ito doon sa idea na may mga Pinoy kasi na mag-approach ka, okay, mapapahiya ka lang. Bakit? May mga, alam mo yun, may mga naka umunlad na, nag-iba ng ugali bigla. Ah, talaga? Marami niyan. Yung akala, ikaw yung mag-a-approach, di ba? Kasi Pinoy eh, natutuwa ka na may kababayan ka. Okay. And then, you will start the conversation. Mm-hmm. Pero mararamdaman mong siya, parang, oops, bakit mo ako kinakausap? Parang ganyan. May ganun? Anong, oo, meron talaga. Bakit may ganun? Sobrang merong ganun. Maraming ganun. Maraming. Nakakalungkot naman yun. Ah. Na parang, nung time na yun, parang doon ko na-realize, yun yung tumakbo sa isip ko na, in the end, gumiti na lang din ako. Pero hindi kami nag-usap. Okay. Kasi, ganun siya eh, na gusto niyang magkaroon ng conversation, or, di ba, parehong Pinoy, magtatanungan saan ka galing, pero hindi na lang niya ginawa. Kasi, pwedeng nangyari na sa kanya na napahiya siya. Swerte ba pala ako? Kasi kinikwento sa akin si Aling Elsie, mama, di ba? Si nanay ko po, si Aling Elsie. Kinikwento niya na minsan busit na busit daw siya. Alam mo naman yun pag nagagalit. Alam mo, kung mga kusina, ganyan na, nakarating lang ng ganito, ganyan. Kasi siya madaldal kasi talagang kusa, di ba? Hindi ko alam kung saan ako nagmana. Feeling ko hindi doon. Pero... pero yun na nga siya na ilang beses na niyang na-experience, kaya parang ayaw na din daw niya. Totoo pala yung sinasabi ng mga tito-tita ko din sa ibang bansa na totoo, sometimes yan. Yung discrimination nasa community ng mga Pinoy. Correct. Totoo. Diba paramdam kung sino yung Pinoy, siya pa yung magpaparamdam sa'yo na oops. Teka. Pero hindi naman lagi, pero hindi lahat. It stands out kasi nga kumbaga nag-exist. Taka ano, tsaka ano yan, maliit lang community ng mga Pinoy sa ibang bansa, grupo-grupo yan, alam mo siyong kwento, it will surface, di ba? Correct. At di ba, wala naman yung mga kwentong ganyan, may pinanggagalingan. Swerte pala ako yan, Chico, kasi alam mo, lately, biyahe ako ng biyahe, di ba? Okay. Ito naman, pasalamat po sa management ng Energy FM, kasi nung hinayara ko dito, sinabi ko sa kanila yan. Diba kasi dati I don't really go on vacation. Correct. Ngayon this time, diba? I know so it. So pinapayag-payagan ako. So lately, diba, nanggaling ako na Abu Dhabi, Dubai, sa Bahrain ako kailan lang, Hong Kong last week. Mabalik ako next week dun sa Hong Kong, tapos Abu Dhabi, Dubai ulit. Ano, nakakatuwa lang na swerte ako sa mga nag-asikaso sa akin Pinoy. Swerte. Yung Hong Kong, yung team iBugs diyan, inihatid nila ako sa kaya, nag-MTR kami. Kumbaga ginawa ko silang tour guide at hindi nila ako iniwan. Binigyan pa nila ako ng card pang MTR, si Regina. Oh, so nakakatuwa. Well, sa part naman na yan, di ba, commend naman talaga ang mga Pilipino pagdating dyan sa part na yan. Yung walang kaso sa'yo, no? Walang issue sa'yo, basta ang goal mo ay dapat may bisita, no? May bisita, dapat maasikaso ko tama, to. Tama, no? Tama. Dapat maihatid ko siya from this point at overall in general yung experience niya ay naging maganda. Tama. Diba? Tayo mga Pinoy ganyan. Alam mo, yun yung ano, yun yung bit nila ng umalis ng Pilipinas. Tayo lang yung tipo na hindi ko alam if it happens to other country, pero sa ating mga Pinoy, tayo yung tipo ng household na pag meron tayong lumang kumot, ang gumagamit niyan, kayong mag-anak. Yung bagong kumot, yung magandang kumot ilalabas pag may bisita. Every time na may bisita. Diba? So nakikinabang ng magandang gamit, hindi kayo. Correct. Yung ganun bisita. Eh. Pinoy tayo. Ganyan eh. Pinoy balikan, na Pinoy. Nananalaytay na sa dugo natin talaga yung diba? Ganyan.
Yeah. Ano 'yung mga tulong, 'di ba, yung tutulong sa iyo, 'di ba? Yung may nakita ko yung parang nadiskargahan ng battery yung sasakyan mo, 'di ba? Tama, sa airport dito, tanga-tanga kasi iniwan ko yung ano, iniwan mo headlight. Bugan na maingay. Okay na. Ay, nako, headlight. Diba? Madidiskarga nga talaga. Feeling ko kahit naman ang dome light lang iwanan mo. Apat na araw nga nawala ako. Apat araw, magdidiskarga nga naman talaga yun. Unless iron man yung battery ko. Pwede, oo, diba? Kanyan, correct, correct. Totoo yan. Good morning na po sa inyo, ha? Grabe, isang si beses lang tayong bumati ng magandang Mother gabi. Mother Loy Villarama, sumasama sa Hong Kong. Hi, Mother, maligayang pakikinig po. Maligayang si pakikinig. Brian De Jesus, nakaka-relate, sabi niya, ang daming ganyan dito, Paps, ang daming matataas na. Correct. Lalo na yung mga residente or citizens na dito, minamalate yung contract workers. Sana wag naman. Sana wag naman. Correct. So, ang malaking tanong dito kay Chico, rebellion or invasion? Ops! May sagot ako. Ano ang sagot? Vacation. 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 May color tayo. That's what I like. Taiwan. Uy, talaga. Taiwan. Speaking of ano, of OFWs. Yeah. Taiwan, Taiwan. Magandang umaga po. Good morning. Hello. Good morning po. Ay, good morning. Good morning po ba talaga dyan? Pareho lang tayo ng oras, ano? Opo. Parehas lang po. Taiwan, parehas. Si ate, ano pong pangalan? Cass. Cass po. Cass. Aba. Ayan. Hi, ate Cass. Ilang taon na ikaw? 36 po. 30? 6. 36 years old. Taiwan, ilang taon ka na ate sa Taiwan? Bali, mag-6 years po ngayong November po. Bali, pa-uwi na rin po ako. Oh. Ano, finish contract na po? Opo. Ano pong trabaho? 6 years. Pangalawang balik ko na po dito, pero... So, 3 years na, 3 years. Caregiver po. Caregiver. Caregiver. O, isa sa mga trabahong hindi mo pwedeng sabihin madali. Di ba? Kasi napakahirap talaga niyan. Hirap niyan. Mahirap yan, o. Oo, di ba? No? Caregiver. So, kumusta ka dyan, ate? Ito, okay naman po sa trabaho. Kasi parang nalulungkot ako. Parang nalulungkot ako sa boses mo, ate. May pinagdaraanan ka. May pinagdadaanan po talaga ako, sir. Kaya parang lungkot-lungkot mo, ano? May asawa na po? Single mother po. Single mother. Happy Father's Day po sa'yo. Happy o nga. Thank you so, Jackson. Advance Happy Father's Day. Ngayong linggo na din pala yan. Ano? Sa lahat ng mga single moms, Happy Father's Day po sa inyo. Correct, correct. Yung anak mo ate, dito sa Pilipinas, malamang? Opo, nasa mother ko po. Kumusta ang relasyon mo ate sa anak mo? Kung, di ba, lagi kang nasa ibang bansa? Stable naman po. Nagcha-chat na po kami araw-araw. Close naman kayo? Yes po. Ang anak mo ay babae, lalaki? Lalaki po, pareho. Lalaki. Pareho. Oh, okay, sige. O siya ate, para na-concern ako bigla dun sa ang lungkot-lungkot mo ngayong umagang ito. Pwede po naming malaman, ano po ang, bakit ka po malungkot? Love life. Sige, bigyan mo kami ate ng idea o ng background, anong tungkol ito kanino? Sa boyfriend ko po. Si boyfriend. Okay. Gaano na kayo katagal? Magpo 4 years po. Uy. Okay. Na rin. Si boyfriend ay nasa? Nandito rin po sa Taiwan. Sa Taiwan. Diyan na kayo nagkakilala? Yes po. Okay. So 4 years na kayo ngayon. Kumusta naman ang inyong relasyon? Ayun sa 4 years yun so far. Yun nga po yung problema ko. O siya, pag-usapan natin yan ate. Anong problema? Kasi po, yung boyfriend ko po may babaero. Babaero? Opo. Naku po. Yan ba ay paratang o ano? Katotohanan yan? Katotohanan po. Katotohanan. Hiwalay! Walang sabi-sabi. Walang sabi-sabi. Para tapos usapan. Sige po, tuloy nyo na po. Tapos po. Yung mga pagkakataon, no? Paano nyo nasabing babaero yan? Ginagawa niya po eh. Ano po nahuli nyo? Ginagawa niya po eh. So, nahuli mo, gano'n, nahuli mo. Nahuli mo sa akto, nakita mo sila. Hindi siya nahuli talaga. Opo, nahuli. Hindi siya nahuli. Yun talagang, pag tumatawag ako, nandiyan yung mabay, kausap niya. Eh, bakit hindi pag hiwalay? Parang kami sakit. Kung, ibig sabihin, sa 4 taon, laging ganyan ang relasyon ninyo? Sa
sapat na taon namin magka-relasyon. Dalawang beses niya na ginagawa. Okay. So pagka ganyan nahuhuli, nahuhuli mo, anong ginagawa mo? Umiiyak. Umiiyak lang. Bakit mo ginagawa sa akin? Ate, wag mong hinaan. Wag mong hinaan yung boses mo. Apa? So kinakausap mo ba siya? Opo, siyempre love ko siya, hinahabol ko siya. Okay, so bukod sa hinahabol, so kinakausap mo? Opo, kinakausap ko po. Nagsasorry ba siya, ganyan? Nangangakong hindi nagagawin? Lagi niyang binibintang sa akin na kasalanan ko daw, bakit nagsasorry siya? So bakit daw? Bakit mo daw kasalanan? Ba't siya ng babae? Kung minsan kasi ang babae, tampuhin. Hindi po tampuhin. Minsan yan, madalas talaga yon. Pero ano yung naging dahilan daw niya kung bakit siya naghanap ng iba? At dalawang beses. Halimbawa po, mayroon kaming napag-usapan na hindi kami nagkaintindihan. Okay. Umabot ng... ako po, pag hindi po ako yung unang i-upload, hindi po ako unang sasalita, unang ano. Kasi tapos kinabukasan. Tsaka ka ba kikipag-usap? Opo. Pag tinakilabang, saka pa ako, bababa yung pride ko. May schedule. Pag kinabukasan, pagdating ng kinabukasan na po, ayun, magtataka na lang ako. Nag-iba na, parang... Kasi, halimbawa ngayon, no, sinubukan kanyang kausapin, pero hindi ka naman hindi umimik. Po, hindi naman po sa sinubukan. Hindi niya po ako sinubukan kausapin. At in, nag-away kami, hindi kami nag-usap na. After kinabukasan, may iba na. Agad-agad? Yes, agad-agad. May hindi lang kayo pinagkaintindihan. Agad-agad, meron na siyang iba agad? Opo. Hanep. Laging ganun. Yun yung una ba? O yung pangalawa, ganyan din? Yung una. Una at saka pangalawa, parehas din. So ano yung hindi, una? Ano yung may specific bang bagay atin na hindi nyo pinagkaunawaan? Sobrang ano niya kasi, sobrang higpit. Sobrang higpit. Paano pong higpit? Lahat bawal, lahat. So, siya po lahat yung mahigpit? Opo, siya mahigpit. Lahat bawal. Lahat bawal, okay. Opo. Halimbawa po ng bawal. Bawal tumawid, nakamamatay. Ganun po, hindi? Sorry, bawal gusto ko lang po makatulong. Bawal makipag-usap sa kaibigan. Ay, ganun? Pwede sa kaway. Bawal, kaway. At yung gusto niya. Gusto niya, kanya lang lahat ng oras po. Okay, ano pa po ang bawal? Tapos magagalit siya kapag break time niya na nalilate ako ng tawag sa kanya. Kasi magkaiba kasi yung factory kasi siya, tapos ako magkaiba kami ng nature ng trabaho. Bakit? Hindi, ate, bukod sa humihina yung boses mo, bakit hindi ba niya naiintindihan na magkaiba kayo ng ano eh, ng oras eh. Hindi naman kayo sabay ng break eh. Yun na nga po siya nagagalit? Yun na, sabi ko, hindi mo ba? Sabi ko, hindi mo ba alam naman ko, hindi tayo parehas ng trabaho. Gusto niya, oras ng break time niya, andun ako, nakatutok sa kanya. Pag wala ako, iniisip niya na magkaisap akong iba, wala naman. Talaga? Masyado siyang siloso na strict. Siloso nang wala sa lugar, kumbaga. Pero kung matanong ko na lang ate, ito bang pagsiselos niya, walang pinanggalingan? Wala po. Basta ano lang, gagalit lang siya pag wala ka bang kulang. Ikaw ba dati kumbaga wala kang nagawa dati na yun yung pinagsimula ng pagiging seloso niya? Never po ako gumawa ng kalukuhan. Tapos laging ganyan, laging yan yung issue niya lagi. Laging ganyan. Wala po kaming pag nag-uusap kami, walang diskusyon. Palagi bang may diskusyon? Ano? Pag nag-uusap palagi kayo, palaging diskusyon. May diskusyon. Pag nag-uusap kami, palagi may binsan lang yung may sit na ano. At paano natatapos yung diskusyon ninyo? Yung diskusyon ninyo natatapos ng ganun lang, away lang? Walang video call. Away. Nag-video call ba kayo pagtapos?
Tigiran na natin to, mag-video call na lang tayo. Ganon? Hindi naman. Hindi. So, wala kayo, walang na ano, parang may walkoutan, ikaw mag-walkout ka, parang ganon? Ayun, parang ganon po. Wala kayo na aayos. Tapos kinabukasan, may iba na siya. Kinabukasan. Bilis. Kung tatawagan ko na yan. Kung siya naman. Hindi, sa loob, dalawang beses niya na nagawa. Yung una, pinatawad ko. Ngayon, baga, humingi naman siya ng sorry. Naghiwalay kami ng 2 months. Okay. Naghiwalay kami ng 2 months kasi hindi niya talaga maiwanan yung babae kasi katrabaho niya lang eh. So, wala naman akong magawa kundi umiyak. Yun lang yung ginagawa mo, umiyak na lang. Eh, ang galing mo nang umiyak. Hindi ba? Hindi kasi diba? Sorry na. Na-master na niya yung pag-iyak. Eh, diba, when you do something, diba, more enough, Di ba? You become good at it. Oh, nagiging master ka na ng pag-iyak. Alam mo na, no? Ayo, ako, di ko kinaya. tapos ate. Tapos lagi kong sinasabi, kasi itong boyfriend ko po, may asawa po kasi sa Pinas, may asawa. Bago naging kayo, may asawa siya? Opo, may asawa na siya. Ay! Sorry, nagulat lang ako. Hindi ko naman sinasadya yun. Brad, sakit sa tenga, Brad. Sorry na, hindi na ako magkakayak. May rason naman po bakit ako pumatog dyan. Ano po ang rason? Eh, kasi nung dumating po talaga siya, may boyfriend ako sa amin. Nagluko din. Baka mahirap kasi sa long distance. So na, yun na ate yung rason mo kung bakit ka pumatol sa isang lalaki na may asawa. Dahil yung boyfriend hindi mo noong nagluko. Hindi po. Mahabang kwento po. Kumbaga, paikliin. Yung boyfriend ko po, nagluko siya, iniwanan ako, iyak ako ng iyak. Two years ako nagtiis doon na ano. Pero kahit na, ang sabi ko doon sa boyfriend ko, kasi syempre, ang sakit eh, boyfriend ko yun eh. Tapos? Pwede bang, sige, intindihin kita kasi lalaki ka, malayo ako tayo. Pero, kahit pa magluko, no, kasi magluko na maraming babae dyan, hindi pa pwedeng tayo pa rin. Hindi, so, hindi ate, yung tinatanong ko, bakit ito ngayong boy, di ba yan yung boyfriend mo dati ito, eh? Hindi naman okay. Na yan yung, ang issue ngayon, itong boyfriend mo ngayon na mag-4 years kayo, may asawa pala sa... Opo. May asawa. Opo. So, ang tanong ay, bakit ka pumatol sa lalaking may asawa? Malandi. Hindi naman. Oh, so bakit hindi po? Naman. Ako gusto kong maniwala na hindi ka malandi, pero bakit? Ipaintindi nyo po sa amin. Malungkot ako. Okay, so dahil malungkot ka, papatol ka sa asawa, sa lalaki na may asawa. Yung sila pa rin po ba ng asawa niya ngayon? Yung asawa niya, hindi na sila nag-uusap. Pero sila pa rin. Hindi, siguro. Kasi nga, pinapadala naman niya ban-ban. Hindi naman siya. Hindi, iba yun. Iba yung pagpapadala. Kung active yung, ano, hindi, yung relasyon nila. Hindi sila nag-uusap na. Eh, sino yung jowang iba? Ha? Sino yung jowang iba? Hindi, yung kinikwento niya. Nandito din sa Taiwan. So, dalawa jowa niya may liban sa'yo? Yung boyfriend ko pa. Ah, may isa pang jowa maliban sa'yo. Meron pa, pero iniwanan niya daw para sa akin. Pero hindi po ako naniniwala kasi bakit hindi ka naniniwala? Magkasama sila sa trabaho eh. Ang tanong mo. Anong bang gawin ko? Gusto ko na umayaw sa kanya kasi na buwin mo na. Iyak ako ng iyak. Ayoko na. Buwin mo nga. Mapag-iwalay ka na nga. Okay, pag-iwalay ako. Oh, yan na naman din ang... Kanina. Doon na patungo, kanina. Ate. Yan na naman din ang gusto mo, di ba? Iyak ka na ng iyak. Hindi ko na kung may mailuluha ka kanina. Pa ba?
Eh, nung time po na naghiwalay kami ng dalawang van, nung isang unang van na naghiwalay kami, hinabol ko siya. Kasi sobrang lungkot po. Binagalan ni Kuya, nahabol. Bagal niya. Pinasok ko siya sa dorm niya. Kahit bawal. Pinasok ko yung dorm nila kahit bawal. Ko, bakit bawal? Kasi puro mga lalaki, gano'n. Lumuhod ako sa kanya. Lumuhod ka sa kanya. May talasin platin at kalahating puto. Kalahating puto, sandakot na pansit at kalahating baso ng kok. Bakit? Lumuhod eh, alay. Lumuhod, alay. Sabi ko, sorry, magbati na tayo, wag mong iwan. Magbati na tayo, ano mong sabi niya. Sige, sige. Bakit ka tumatawa, Mama Jackson? Kaya magbabati sila. Di ba nga dapat masaya tayo kasi magbabati nga sila? Hey, gusto ko ma-witness. Pakitago ko ng video. Wala, nag-video ba kayo noon, ate? Hindi po. Punta ko personal. Ah. Okay. Kinantahan ko po sila. Yung pagbabati niyo po, nag-video kayo, hindi? Hindi po. Okay. Hindi po. Kinantahan ko po siya personal sa trabaho okay niya. Okay po. So lumuhod kasi lang kayo, no? Hmm. Tapos yun na. Lumuhod ka, niluhuran ko sila pag makaawa. Okay po. Iba nga, niluhuran din eh. Sa mga oras na nga na to, may mga nakaluhod. Ay. Pakababoy ni Reggie. Hoy, bakit ba ina? Ano ko ba kayo? Pakababoy mo. Ito kasi si Cash eh. Si wow! Tumama ka ha? Hoy, tumama ako. Yes! Oh, yes! Yes! Tumama ako ngayon. Tama ba? Ang galing ko na ngayon. Dahil to sa pagluhod. Cash! Sorry na, ang ingay kasi ni Papa Jackson. Okay lang po. Nasutuwa na ako sa inyo. Sana tayo, lumuhod ka kasi magbabati na nga kayo. Lumuhod. Kinausap niya po ako. Oo. Oh. Eh, kaya lang. Pero nung kinausap na niya ako, nasa taas na ako. Nung time na yun. Hindi kasi ayaw niya ang papasukin eh. Ayaw niya ang papasukin sa pano. Wait lang akin. Kanina nakaluhod ka. Tapos mamaya nasa taas ka na yun. Hindi. Ano ba? Ba't ako natatawa? Kasi si Papa Jackson. Hindi kasi nasa fourth floor nga sila. Ay, fourth. So lumuhod ka sa second floor. Hindi naman. Ay, ano ba? Ay, nasa harap na ako nila. Marami naman silang katrabaho. Opo, tapos po. Tapos, kasi ayaw niya akong papasukin eh. Ayaw niya akong papasukin. Kasi bawal daw. At saka, siguro naisip niya na andun yung babae, ayaw niya akong makita. Ah, so naandun nga? Nandun yung babae. Ay. Natatakot siya na makita din ako ng babae. Na nakaluhod, ano? Na nakaluhod, oo. Ano, makita ka niya, nakaluhod ka. Papasigaw niya. Oh. Ano tapos? Hello po. Hello ma'am. Teka, na-lost na ako. Ano na ba itong sa part ng kwento? Hindi ko na, kasi di ba naisip ko na nakaluhod na lang, ganun. Tapos sa fourth floor. Tingin mo si Cass tumatawa. Itatag na lang ito ng video. Para panood po. Hindi kami ng video. Ay, hindi ka. Tapos di ba, nasa biglang kanina nakaluhod ka, tapos biglang nasa taas ka na niya. Tapos, ayun. Hindi, nakita sila sa fourth floor. Ah, oo. Oh. Tama na nga yung part na yan. Na-lost na kasi ako. Ay, hindi ko na. Nanginig yung siguro lumuhod. Oy, Kasa, napaka-judger mo sa akin. Madali na, ituloy natin yung kwento. Kasi hindi kayo makamuhuan sa lahat. Sorry na. Sorry na. O, tapos. Kaya hindi ko napakahalay. Wawa! Humingi akong sorry. Kausapin mo na ako. Kasi yung tatawag ako, kinakancel niya, hindi ako pinapansin. Sorry, sabi ko, sorry, sige na. Talagang, binawi ko siya doon. Tapos tinanong ko siya. Pinakain naman niya ako. Kasi lunch yun eh. Lunch, opo. Parang kas lang yan, kas. Pagkatapos niya akong ating kasuhin na pakainin, pinauwi niya na ako kasi bawal. Mm-hmm. Tapos nun, siyempre,
gumaan yung pakiramdam ko kasi nga okay na ulit kami. Parang refreshing. Refreshing! Tapos? Pagdating naman ng hapon, nagbago na naman siya. Hindi niya na ako nakausap. Hanggang sa hinayaan ko na, napagod din ako sa kakasuyo, napagod din ako. Buti naman. Tapos, kumbaga, may dumating na isang ano, sobrang hina ko. Parang may dumating na isang lalaki sa akin para i-comfort ako. Yan, oh. Nagpunta kayo sa comfort room. Yan. Hindi yung ano po, nakilala ko lang din po yun sa COC. Nandiyan po siya sa COC ngayon. sa COC, may clan po doon. Apa. Ayan, nasa may sarili na. So, yung totoo po, may sarili po akong clan. Ako po yung leader ng clan. Social. Hoy, ako din dati, meron din akong ano, ako din yung leader ng clan. Pero anyway, o tapos? Tapos nakilala. So more comfort, more fun si Kuya. Apa. Tapos dahil ikaw ay ano, dahil ikaw ay isang babae lamang na may pinagdaraanan at marupok sa buhay. Opo. Ano nangyari? Kinakausap niya po ako. Kinakausap niya ako. Na kaya mo yan, mahalin mo muna yung sarili mo, ganun siya. Ang bait, mabait siya. Tapos? Tapos nung nalaman nung boyfriend ko na may bago na akong kinakausap. Na ano siya, natakot. Tapos syempre, nagdag may message naman yung boyfriend ko pero ano, hindi ko na pinapansin kasi nga nasasaktan na ako eh. Sige po, tuloy lang ha. Tapos bakit gano'n yun? Tapos pagdating lang nung linggo na, nung lumipas ang isang buwan ulit. Hindi na niya kaya, pero sila pati nung babae, ewan ko ba bakit nananahimik naman ako sa kanya, ginugulo pa rin niya ako. Kasi paano pong ginugulo? Yug-yug siya. Ano ko may tuloy. Pagdating niyo ng bahay, gulo-gulo na yung lalagyan niyo ng ano, ng damit. Hala, ginulo niya ako. Tinatawagan hanggang sa mamatay yung cellphone ko. Tinatawagan na naman. Ayaw niya akong tantanan. Pinuntahan niya ako dito sa bahay. Tantanan. Tachura-chura. Kasi ang sabi niya, kausapin ko na daw siya. Ako na yung pinili niya. Guys. Pa. Anong tanong mo? Pa. Anong tanong mo? Tanong. Ang tanong ko, paano ba ako makakagi sa kanya? Ayoko na. Napapagod na ako intindihin siya eh. Pero mahal ko siya. Papa Jackson. Ang layo mo sa akin. Ay, kasi nasa Taiwan po kayo. Ate, nasa Taiwan kayo. Ang layo talaga. Bakit yan? Ay, ate. Hirap ka na, no? Hirap. Ang bigat-bigat ng lugar. Kanina nga po, nag-usap kami. Oh. Ayun, diskusyon naman. Kasi nagbalikan kami nung linggo. Kasi nanggulo siya sana eh. Kinuha niya yung cellphone ko kasi pinaayos niya. Tapos, pumasok siya sa clan gamit yung account ko. Sabi niya, okay na kami ni Cass, magkasama kami ngayon, ganun. Ipag-a-announce. Nagulo yung mga tao doon. Parang halos galit na yata sa akin. Kasi nga, galit sa kanya dahil niloko ako. Ayun, nung linggo, pinagbabato ko siya, binugbog ko siya. Sabi ko, gago ka. Kamanggulo. Ang dami niyang pasanga ngayon eh. Binugbog ko siya eh. Ay! Patay ka niya nung, day!
Napagdog ka karon. Kami si ano, no, yung mga karakter. Last week, absent sila eh. Ay, naku ate, nagkakabugbugan na kayo. Hindi na magandang... Cash? Cash? Alam mo, simple lang naman yung ano yung... simple lang naman yung ano yung... advice kasi makipag-iwalay. Makipag-iwalay? Oo, tatanong ko lang si Kuya. Andiyan ba si Kuya ngayon? Para nakita ko siya kanina. Andiyan si Kuya? Kuya? Si Kuya? May si Kuya dito, may intro. Wala pa, ano? Wala. Andiyan sila. Andiyan si Not-Not. Andiyan si... Papakaw ko si Kuya ngayon, ha? Andiyan si... Ate! Po. Pero kasi yung bisita ngayon, mas magaling magpahay sa amin. Si Kuya. Actually, hindi ko... Nag-ano yata siya? Nag-grocery, eh. Wow! Kasi... Nasakit pa yung budget, eh. Ay, hindi ko pa nirelease. Hindi, alam mo naman, si Koyang, hindi natin nakikita hindi yan. Hindi ko pa nirelease. Gusto mag-release? Sino? Oo, gusto ko mag-release. Actually. Ng budget. Or... Si Not-Not na andyan. Nakita ko siya. Si Kuya, gusto ko. Andyan si Kuya. Ata, andyan si Kuya, ha. Wait lang, ha. Si Koyang... Koyang! Koyang! Andiyan siya. Tatawagin ko lang. Sana di ako paluin. Koyang! Koyang! Good morning, housemate. Koyang, kumusta po? Koyang, magandang umaga sa'yo. Koyang, naalala mo nung pinawa, ano? May meron kang task na binigay sa akin. Ano nga yung task? Oo nga, may binigay nga sa yung task. Oo. Magtanim ako ng bayabas sa ano, kung saan-saan. Alam mo, natutuwa ako. Bakit po, Kuya? Na naaalala mo ang Apa. Mga task na binigay ko. Apa. Di ba yung mga task na binibigay sa'yo yung mga mahihirap? Oh, yung mga imposible. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na itanim mo ang buto ng manok? Ay, oo nga, Kuya. At antayin mong tumubo. Actually, tumubo na ho. Kumusta na? Okay na po, broiler na po siya ngayon. Broiler na ha. Kung ganun ay pinabati kita. Marami po salamat. Thank you po, Kuyang. Ako, Kuyang, wala kang task para sa akin. May favorite ka niyan. Ba't kinibigyan ng task niyan? Wala lang akong maisip na task para kay Kuya Chico. Kuyang. Papa Jackson. May caller tayo. Naririnig ko. Si Cash. Magandang umaga sa'yo, Cas. Magandang umaga din po. No problema yan po. Nagluluhod yan. Tapos, nagbabati na sila. Ang baboy, Kuya. Para sa amo yan. Ay, hindi. Guess sabi niya, nagkukwento siya eh. Naririnig ko ang istorya ng buhay mo, Cas. Bakit hindi ka pumasok sa bahay ko? Hindi ka makakalabas! Nahihira. Dauloy, makalabas ka! Pag na-vote out ka! Pag na-vote out ka lang! Na-vote out! Cash. Pa. Sa umagang ito, ay nakahanda ka ba na gawin ang task na ipagagawa ko? Opo. Yan nga. Ay, naku! Ba't mo itinanggap? Dapat hindi mo tinanggap! Pagtatanimin kanya ng buto ng manok! Tsaka buto ng baboy! Wala pang nakagagawa ng task na ito. Kaya naman, Cash. Uy, exciting! Para ano maging task, big winner sa aking bahay, ay nakahanda ka ba? Ano pa yun? Malilito nga rin ng ano, 2 months advance ang mati po kasi. Yari ka, tinanggap mo yung task. Koyang, ano daw yung task? Ang task para sa'yo, Cash, ay punuin mo ng tubig ang inidoro. Meron ka lamang isang linggo para gawin ito sa oras na hindi mo magawa ang task na ito, Cash. Yari ka. Nakakatakot! Di ba nakakatakot? Ba't gano'n ang daya ni Koyang?
Tandaya mo nga, Kuya. Alam mo kung bakit, Kuya Chico? Bakit? Nung huli kami nag-usap ni Kuya, alam mo ang binigay niya sa akin task, maliban sa pagkain ng buto ng manok? Ano? Ano? Humanap ako ng bata. Tapos? Kurutin ko. Tapos unahan ko umiyak. Pero hindi mo nagawa. Nagawa ko po. Hindi mo nagawa. Sinot-not po yung batang ano, sinapak ko. Naunahan lang ko umiyak. Nakausap po si Not-not, Papa Jackson. Nandiyan ba siya? Nandiyan siya. Hala! At sabi niya, ay babawian ka raw niya. Oy, wag na. Pakisara yung pintuan. Hindi mo kayang pigilan yon. Nagbubungkal ng lupa yon. Talaga? Cash. What? Aasahan ko na magagawa mo ang task na pinapagawa. Yung ano? Yung pagpuno ng tubig sa inodoro? Pupunuin mo ng tubig. Nagpa-flash yun eh. Paano mapupuno? Gawan mo ng paraan, Cas. Babalikan kita sa isang linggo. Maraming salamat. Sige, salamat. Abay, Kuya! Kuya, anong payo mo? Kay Cas. Wala, hindi. I-Victor, ano, stay. Kung ako ang tatanungin, Cas, kung nahihirapan ka na, ay umalis ka na. Yan! Oo, yeah! Paalam. Paalam, Kuya. Paalam, Kuya. Ano yung nanginginig ko? Sino yan? Si ano? Lagot ka. Ito na si Not. Hoy, wala akong atraso sa'yo, Not-Not, ha? Ano yung ko yan? Kanina pa ako nandito. Akala niyo wala akong ginagawa. Pero may ginagawa ako meron. Gulo. Gulo. Hindi ako. Wala akong atraso sa'yo. Wala. Kalimutan mo na yon. 2017 na, Not-Not. Wala. Hindi ko kinakalimutan ng mga bagay-bagay. Kaya naman, patugtugin niya yung... Patugtugin niya. Patugtugin. Alin po? Gusto ko ng background music ko. Ayoko niya. Mapangit. Mapangit. Ano yung type ko? Charlotte. Seryoso ba yan? Type ko nga. Hindi dyan. Dito. Anong title? Teka lang. Not-not? Hindi ko alam. I-try mo daw. I-try mo dito, oh. Ayun, oh. Doon. Dito? Tapos, yun, punta ka doon. Tapos, punta ka dito. Yan, oh. Yan, tapos, punta ka dito. Sige pa, doon pa. Yan, tapos yan. Tapos, yan. Tapos, yun. Alalagot kayo! Nag-oorasyon na naman, Cas! Naku, mag-ingat ka, Cas. Tsaka nauna yung manakit sa akin. Dilipat yung ilong ko sa may puwet. Magandang umaga sa'yo, Cas! Magandang umaga din. Alam ko na may problema ka ngayon, kaya naman nandito ako para tulungan ka. Dahil akong nag-iisat walang katulad, ang pangalan ko ay Not-Not. Ako nga yan. Alam mo, natulong yan. Ako ang liwanag. Ako rin ang daan ako na lahat. Naniniwala ka ba sa akin? Sagot agad. Apo. Hindi ikaw, si Cas. Apo. Pag-uchat lang. Dahil naniniwala ka sa akin. Ba't ganyan boses mo? Ano? Kalaban ko si Regine Velasquez dati. Ang taas ng boses. Wala siyang panama. Ang taas ng boses ko. Salita pa lang sa akin, mataas na. Cas, pa. Alam ko na. Cas. Para hindi ka. Cas, pa. Itanong mo sa kanya kung magkano ang pangarap niya. Magkano pangarap mo? Naniniwala ka ba na libre lang ang pangarap? Opo naman, libre lang. Bakit? Sagot agad! Hala ka, kasi na. Basta ako dito lang, ako mananahimik lang. Hindi mo ba alam? Mali. Ang sagot! Dahil may presyo ang pangarap. Meron. Kanina sabi mo, libre lang. Ikaw ang nagsabi nun, ang pangarap ay may halaga.
Magkano nga? 6 pesos. Size lang. Bumili ako kapag tatlo. 6 pesos. Naniniwala ka bakas? 6 pesos ang... Pangarap! Ano? Isang tumpok na yan. Ang mura ano naman. Ah, mura lang ang pangarap. Alam mo kung bakit? Sabi nung nakalaban kong si Angeline Quinto. Wow! Wow! Napakahampog talaga ito. Alam mo ba? Sabi nung nakalaban kong si Angeline Quinto, sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka na. Wala na siya masyado. Natatakot na siya. Dahil naniniwala ka, ayaw orasyonan kita para hindi na maging... Ayoko yan, lalayo ako. Hindi, dapat lahat kayo ay makinig. Ayoko, di ako kasama. Dahil man. Ito ay pampa sigla ng buhay. Muli kong ginawa yan, nagka-problema ako sa katawan. Ayoko. Anong nangyari sa iyo, Papa Jackson? Tinaupo niya yung ano, ilong ko. Hindi yan totoo. Tinaupo niya kaya umambun, nalunod ako. Hindi yan totoo dahil hindi mo sinunod ang instruction. Pinadalhan kita ng manual, hindi mo binasa. Paano naman yung manual, Latin? Paano ko yan? Problema mo na yan. Sorry. Lalayo na ako, ayoko niya. Kas? Pa. Para maging maginhawang yung buhay, ay bibigyan kita ng special na langis. Ha? Ang langis na hindi mo mabibili sa kahit nasaan. Dahil... Pwede ba yan, ano? Pampatanggal, ano ba yan? Pampatanggal sakit sa puso? Lahat matatanggal, kahit mukha mo matatanggal nito. Hanet sa langis. Lalayo talaga. Kung ano ang gusto mo ay magagawa nito, basta't magtiwala ka lang. Maniwala ka lang. Ano ba yan? Mangkukulam? Hindi. Huwag mong sasabihin yan, huwag. Dahil ako ang nag-iisa at walang katulad. Ako nga si Not-Not. Ako ang liwanag, ako rin ang daan, ako na lahat. Ang langis. Ko. Lang... Huwag mong sabihin, baka tumaas ang singil sa iyo. Siya yung meral ko. May liwanag sa mga. Oo nga. Kas! Natalino na ito. Ang langis na gawa sa mukha ni Kuya. Kailangan na maxi peel. At hindi ito basta-basta langis dahil meron itong tatlong patak ng pawis ng garapatang busog. Grabe ang garapata. Sino kayo kinagat ng garapata? At pag pinahid mo ito sa kung saan masakit, mawawala ang sakit. Mawawala din yung masakit. Grabe. Ano? Kaya bibigyan kita ng libre, 50 ml. Pero kung gusto mong marami, 100 ml, mura lang, 3.5. Nag-a-accept ako ng COD, o kaya naman ay credit card. Meron. Wala akong credit card eh. Alam ko naman yun. Pwede naman, ano? Hulugan? Hulugan, pwede. Pero, orasyonan na lang kita. Sumunod ka lang sa mga ipapagawa ko sa iyo. Sumunod. Okay, kumuha ng mga sumusunod. Ano? Timba? Kailangan mong isulat ito. Gawin para... na eh. Isulat mo na lang bukas mong gawin. Ganyan-ganyan sa akin yan dati, ganyan-ganyan. Kailangan mo itong gawin ng bukang liwayway. Sige. Not. Ano? May tatanong lang ako, napakasungit mo naman. Nangingialam ka kasi, ano yan? Gusto ko lang malaman. Ano? Diba ano, bukang liwayway? Ano amoy, pagmumukha liwayway? Depende. Minsan maanggo. Maangot-angot. Lalo na kapag umulan.
Maanggo. Maangot-angot. Maangot-angot. Yung lima yung may bumuka. Minsan pagbukas niya may bangaw. Ay! Baboy na ito. Ganon talaga yung mga langaw. Gusto nila sa mga lugar na mga mamasa-masa. Kas! Pa. Isulat mo ito. Gagawin mo ng bukang liwayway. Kumuha ka ng timba. Tapos ay kailangan kumuha ka ng tatlong kandila na mahaba at mataba. Timba, kulay. Timba, ano kulay daw? Kandila. Yung isa kulay itim. Sumasagot. Pwede bang pink? Pumayag ka na. Sige na nga. Parang mangkukulam ng Italia na. Itim. Yung isa pink. Yung isa translucent. Wow! Ang hirap, may kandila bang translucent? Meron, may binibenta ako. 500. Mahal ang benta? Pero para sa'yo, Cass, bibigay ko ng libre. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano mangyayari pagkatapos yan? Pag kumuha ka na ng mga bagay na ito, ay kailangan umupo ka sa gitna ng timba. Oh, tapos? Bakit sa gitna ng timba? Hindi ko rin alam. Pero uupo ka doon. Hala? Pag umupo ka doon, kailangan hawak mo yung tatlong kandila. Eh, di patay ka. Patay ka noon. Hindi. Hawakan mo lang yung kandila. I-feel-feel mo lang. Yung kandilang mahaba at mataba, hawakan mo mula po. Taas, baba, baba, taas. Masimasin mo yung kandila. Hoy! Hoy, Chico, ha? Bakit ako? Yung tropa mo, baboy, ha? Parang ikaw, ha? Well, excuse me, dadaan ako. Nananahimik na nga ako dito. Isip niya lang yan. Isip niya lang yan. Kailangan, ang sisindihan mo lang ay yung itim. Tapos, yung pink ay itatago mo na lang for future use. Bakit mo future? Bakit mo pinakuha? Wala lang, para cute lang. Pagkatapos, Cass, ay ipipikit mo ang kanang mata mo. Ipipikit mo ng madiin na madiin. Habang ang kaliwang mata mo naman ay dilat na dilat. Nakakasunod ka ba? Ano mo kasi igret? Alin? Igret. Ibon! Igret. Igret. Nakakasunod. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Totoo ito. Totoo ano ito. Mangyayari pagkatapos? Huwag ka munang magtanong. Ito na muna. Isusulat mo itong gagawin mo. At pagka nagawa mo na yan, ay kailangan mong tumalon 7 times. Times? Times! 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 So, orasyonan kita! Sorry! Okay na! Times! Pagkatapos, Cass, repeat after me. No mamarilikin! Ay, nako, patilitan! Ano no mamarilikin! Hey, Chico! Ay, ano? Yan, yan yung pinagawa niya sa akin. Yung ilong ko na baliktad. Hindi mo kasi sinunod. Kung sinunod mo ito, ay gagaan ang pakiramdam mo. Delikado ka dyan, Cass. Cass, huwag kang maniniwala. Ulitin mo, no mamarilikin. Di ba ako mamamatay yan? Ayaw ko pang mamatay. Hindi ka mamamatay. Mabubuhay ka. No mamarilikin. Sige. No mamarilikin. No mamarilikin. Liki mamayno. Ano yun? Linky mamayno. Seryoso ba to? Seryoso! Tumatawa ba ako? Bahala kayo mag-uusap dyan, ha? No, mamariligin! Linky mamayno. Ulit. Ulitin mo. Wala na akong load. Sige, papadala na lang kita ng load. Diyan ka na muna. Not! Ano? Wala kang pinayo! Ang payo ko sa kanya ay kaya mo yan! Tiwala lang, puso lang! Paalam na sa inyo!
Walang natulong. Walang natulong. Pasensya ka na, Cass, ha? Ganun yan. Okay lang po. Tawag ko sa kanya, wala siya natulong. Wala, wala natulong. Wala rin naman kayong natulong sa akin. Ay, sorry! Oh, pati tayo. Di ba nagagalit siya, eh? Si Cass. Di wala ko may problema sa buhay. Nagtatatawa siya. Pero pagpasensya mo na si Notnot, ha? Walang kwenta, kaibigan, no? Kasi na kaya mo yan. Okay lang. Pinatawa na ako. Hindi ko naman siya pinapakialaman. Kasi, baka kasi, ayoko kasi uoraso na. Tignan mo yung nangyari sa'yo. Bumalik lang yung ilong mo, tapos umulan. Alam mo, yun yung pinakagrabe. May mga nauna pang ginawa si Notnot sa akin. Ba't ang dami niyang ginawa sa'yo? Ang dami! Nalagyan niya ako ng malaking tigyawat sa bukana ng ilong. Oo nga. Diba? At magkabilang ilong. Kanep, ang sakit nun. Actually. Diba? Ay, nako. Diba, ako dyan kay ano, Not-Not? Cass. Ay, nako, Cass. Andyan ka pa, Cass? Pa. Oh, ano na pala mo, ano na pala mo sa amin? Ano pala? Parang nahirapan dyan isipin. Na pala? Saan ba kukunin? Saan ko ba kukunin yung sagot ko? Kaya ganito, Cass. Pa. Pasensya ka, hindi na magpaligoy-digoy pa, ha? Apa? Iwalayan mo na yan. Alam mo yung idea lang na lumuhod ka sa harapan niya? Diba, if someone can bring out the worst in you and not the best, it's time for you to walk away. Correct, diba? Kung puro pangit na ugali mo lumalabas, diba? At nagiging pangit yung pagkatao mo dahil sa isang tao na akala mo mahal mo at may nagagawa sa'yo, ate, baka mali na yung relasyon na yan. Kaka may jowang iba, diba? Pa? May jowang iba, diba? Opo, oh, pero diba? iwanan na history natin. History na yan. Simula pa lang, sabi mo may asawa. Opo. Salita lang niya yung pinangahawakan mong wala na sila, di ba? Alam mo, hindi lang sa Taiwan ang nangyayari yan. Sa Dubai, talamak yan. Alin? Yung may pamilya sa Pilipinas. Ah, talaga ba yan? Pagkatapos, nagiging single pagdating sa Dubai, marami, napakarami nila. Talaga? Tapos syempre, dahil malungkot maging OFW, di ba? Ano, Cass? Saang mang lupalop ka ng mundo, basta Filipino expat ka at nagtatrabaho ka at lalo wala doon yung pamilya mo, sobrang lungkot, di ba? 10 times na mas malungkot. Kaya madali ang temptation. Madali ang temptation, di ba? May lumapit lang sa'yo, no? Ganyan. I-comfort ka lang, bla 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 bla. Madali ka mag-give in, di ba? Hindi ganun ka doon. Ha? Oy, ako. Oh, yeah. Alam mo, ngayon, exempted ka. I've been very strong. Wey, sorry. I've been very strong at alam mo yan kung gaano ko ka-strong. Mm-hmm. Strong. Ganun. Kaya lang, sinukuhan ka. Oo. Tapos po, ano? Tapos? Oo na lang ako. Papa Jackson. Papa. Tapos po kasi ganito yan, nung bago pa lang kami, lahat ng access ko, lahat, as in lahat talaga, binigay ko sa kanya. Bakit tiniwala ko po sa kanya. And itong huli po, yung huli po, pinalitan ko yung password ko. Gusto niyang kukunin, Hindi ko po binibigyan. Makipaghiwalay ka natin. Parang hindi mo na kailangan problemahin pa yan. Mm-mm. Tagalin, putulin mo na yung connection mo sa kanya, ate, no? Nakwenta yan. At lahat naman, para wala na, wala rewang password. Then, yung ugnayan mo sa kanya yung tanggalin mo, tanggal lahat yan. Tanggal lahat ng sakit ng ulo mo. Hindi na tama, eh. Pagkalis ang relasyon, wala na ibang may dudulot kundi iyak. Dusa. Mas marami na yung bagay na pangit sa maganda. It's time to walk away. Yun lang yung naintindihan namin sa'yo, di ba? Ang galing-galing mo na nga daw umiyak. Na-master mo na yung pag-iyak. Di ko alam kung may mapipiga ka pang luha. Kung ganyan na lang ng ganyan, di ba? Tapos nalulungkot ka. Parang hindi naman siya worth it, di ba, ng attention mo. May pamilya ka, di ba? Ako wala po. Single mother lang po ako. Yun nga, may anak ka. Di ba may anak ka? Bakit hindi mo sa kanila ibuhos yung attention mo kaysa nagangangangaw ka dyan? Nagangangalingal ka. Naiintindihan ko yan. Ate, hindi ako para nagsasalita lang dito na nagsasalita lang ako. Na-experience ko na ate. Halos 2 taon akong OFW. At alam ko kung gaano kalungkot. Ako 3 days lang akong OFW. Di ba? Kung may tao lang sanang
ano bang kahit hindi man nandito sa Taiwan, nasa Malaysia. Huwag mo kasing hanapin natin. Ang problema kasi ate, baka nagiging desperado ka sa paghahanap, di ba, ng lalaki sa buhay hindi mo. Hindi naman ako naghahanap. As in, never ako naghahanap. Kakasabi mo lang kung meron lang sana. Di ba? Ay, pag may dumating, yun yung ano. Diba? Sinungaling ka rin isan eh. Okay, yun ang. Yun ang nga, pag may dumating, pero porket may dumating, patol agad. Piliin din natin, di ba? Oh. May darating, ito bang darating na tao na to eh, karapat-dapat. Quality bang control din. Correct. Mm. May sabit ba to? Mm. Diba? Kung meron, alam mo naman sa sarili mo yan, wag mo na para ituloy. Kasi ang magiging tanong niyan, magiging masaya ka ba? Siguro for now, yes. So sa umpisa ng relasyon ninyo, masaya ka. Katulad sa'yo, di ba? Pag tumagal na, lalabas na yung mga komplikasyon niyan, hindi ka na rin yan. Iiyak at iiyak na lang din. So, kaya ko sinabi, no, may pamilya ka naman, may anak ka, bakit hindi mo ibuhos sa kanila lahat ng attention mo? Diba? Nasa kanila na nga po lahat. Alam mo, ang hirap mo kausap. Kaya lang. Ngayon na, nasisimplihan natin, Cass, ha? Cass, alright. Simple lang naman, ate. May boyfriend ka, sinasaktan ka lang, like kang umiiyak, may mag-iwalay ka na. Opo. Diba? Iwalayan ko na. Oo, ate. Nag-iwalay po ako sa kanya kanina. Ay, bakit ang haba ng usapan natin? Ngayon, sinusuyo na naman ako. O, di ate, dapat stand, di ba? Stand firm. Kung nakapag-iwalay ka, hiwalay. Hiwalay kung hiwalay. Sa decision mo. Kanya naman na yung mapanubok naman ng mga lalaki din, di ba? Mm-hmm. Eh, kung kaya kitang kunin ulit, eh, alam ko namang bibigay ka din, eh di, di ba? So ngayon, patunayan mo sa kanyang seryoso ka, totoo ka sa sinasabi mo. Hiwalayan ko na talaga. At nakipaghiwalay ka na, papangatawa na muna lang. Oo. Nakipaghiwalay ka na ka mo. Itong nakaraang ban, sinigilan ko na po talaga siya. At hiwalay na talaga. Eh. Joke yan. Nung nalaman joke yan, niya joke na. Joke yan. Di totoo yan. Ha? Joke yan. Di totoo yan. Kung talaga nakipaghiwalay ka last month, ate, ako. kahit nahabuling ka pa niya, hiwalay kayo, period. Ano ba yun? Joke lang pala. Oo, di ba? Joke mo lang yan. Yung mga nakipag-iwalay pero nagbalikan ko, no? Kung nakipag-iwalay ka, kahit anong mangyari, bakit ka, ano, ba't magpapahabol ka kung talagang ayaw mo na? Di ba? Ibig sabihin, umarte ka lang noon. Hindi ka nakipag-iwalay, umarte ka lang. So ngayon, tutuluyan ko na. Eh, di ba nakipag-iwalay ka na kanina? Opo, nakikipag-iwalay na ako kanina. Kasi, ang dating kasi atin, yung pakikipag-iwalay mo, gawain na marami to. Yung pakikipag-iwalay mo kanina, nagpapahabol ka. Hindi ka nakikipag-iwalay. O, hinahabol nga siya. Kaya siya nahihirapan. Joke lang yun. Ba't ka ba makikipag-iwalay kapag pahabol ka? Tapag hinahabol ka, balikan mo rin. Sabi nga niya, final na ba yan? Sabi nga niya, final na ba yan? Hindi ko sinerify. Tignan mo para nang iinis yung tanong. Diba? Oh. Final na ba yan? Kasi alam ko hindi pa. Pangit yung gano'n. Makipag-iwalay ka na, Cash. Sige po. Malay mo yung matino dyan, nasa paligid lang pero wala ka nang. Papajak, masamang babae pa ako. Sino pa siya papajak? Sino yun? Ha? Ay, Papa Jackson. Ayun. Papa Jackson. Masamang babae ba ako? Bakit mo tinatanong yan? Nagadrama ka? Pumatol ako sa ano eh. Pumatol ate, ako. Wala nang kwenta kahit masagot natin yan. Irrelevant na yan. Diba? Irrelevant na yung part na yan. Nangyari na, history na to. Diba? Wala nang tayong magagawa whether naging masama ka o hindi. Ang tanong, naging masaya ka ba? Masaya naman ako kasama siya. O, naging masaya ka. Pero masaya ka pa ba? Ngayon, hindi na nga di makipag-iwalay ka na. Okay po. Yan yung mga ano eh. Mga perfect example lang panandali ang saya. Ganun talaga. Kung patuloy mong gagawin yan, lagi, malulungkot ka lang talaga. Ay, sabi yun mo na nga po eh. Awin. Malulungkot daw siya. Gabi-gabi kami nag-aaway. Gabi-gabi na ako umiyak. Sabi ko, pagod na ako. Sabi ko, ang totoo niyang ginusto mo kasi yan. Yun lang nga. Ginusto mo kasi yan eh. Diba? Alam mo naman sa umpisa lang papatol-patol kasi alam mo, diba? Naniniwala ka lang na nagpadala ka lang na ay, sige baka totoo yung sinasabi niyo. Wala siya talaga. Sabi ko baka hindi lang talaga may tao siguro na para sa akin. Sabi ko, sige hanapin mo yung forever mo, sabi niyo. Hanggat, diba? Hanggat hindi yung panahanap tayo pa, sabi niya. Walang kaseryosohan yung mga usapan ninyo.
Ganun. Nausap kayo, ano, laro? COC? Yun. Eh, hindi naman siya nag-COC na. Wala siyang COC na. Ah, wala ba na? Hindi na siya nag-laro. So, ganun na lang natin. Kung sisimplihan natin, kung yung relasyon ninyo ay wala nang nadulot sa'yo, kundi pasakit, kundi iyak, kundi nagiging best actress ka na, hindi ba? Na ilalabas niya yung mga pangit na traits mo, hindi ba? Para ba nagawa mo pang maglululumuhod? Sino ang boyfriend na gugustuhing makita na yung girlfriend niya naglululumuhod at nagmamakaawa? Nakakaano yun, ha? Parang... kung ako yung boyfriend, ako dapat yung pinakaunang tao na poprotekta sa'yo. At hindi ko gugustuhin na makita kang ganyan, di ba? Pag naglululumuhod ka kung kani-kanino, di ba? Or kahit na sa akin. So, kung ganyan na yung eksena ate, hindi na yan nga, hindi na healthy, hindi na maganda, tantana na natin, no? No, te. Okay, salamat po. Ganon, kasi... Naghiwalayan ko na nga. Sige. Hindi, naghiwalay na kayo. Papanindigan mo na lang ngayon. No? Papanindigan mo lang. Stand your ground. Opo. Naghiwalay na kayo. Hindi na kita papansinin forever. Tapos na lahat sa inyo. Di ba tigilan mo na? Kung alam mo na yung mga bagay na pa pwede mag-ugnay sa inyo, di ba, ay magiging daan lang para mautukan niyo ulit. Tigilan mo na rin. Okay po. Huwag ng pauto. Diba? Ay, nandiyan mo? Opo. Yan. Tsaka huwag na nating laging gamitin yung dahilan na, kasi malungkot po OFW, given na yun. Pero hindi yun pwedeng maging permit o maging daan para gumawa tayo ng mga maling bagay. Diba? In the end, marulungkot lang tayo. Tama. So, ayun. Mga panandali ang saya. Teno. So, good luck sa'yo, ha? Wala na akong masabi. Good luck sa'yo. Panindigan mo yan. Sana. Hindi ko alam kung mapapaniwalaan ko ba yung sasabihin mong, opo, papanindigan ko pong hiwalay na kami. Opo. Kaya, I just wish you good luck. Sana mapanindigan mo yan. Okay. Ang lungkot-lungkot ko talaga kasi iyak ako kanina. Kasi naniniwala ka na ang tanging source ng happiness mo ay lalaki. Correct. At siya. Hindi lang basta-basta lalaki. Ang tanging source ng happiness mo ay siya. Siguro nga. Hindi siguro. Sigurado talaga ako din. Siguro. It's time for you to change your perspective. Correct. Sample. Anong sample? Anong sample, te? Diba? Source of your happiness. Babae, ganon. Kung ikaw, ganon, diba? Tatanungin ka namin, saan ka ba mga bagay na, bukod sa lalaki, te? Wala naman. Alam mo, kaya ko nga idinidiin kanina pa yung mga anak mo, dapat nga, sila yung source of happiness. Sa mga anak ko, noon, minsan walang signal. Ang dami ko nang nauusig kakatawag dun. Kasi hindi ko naman sila pinabaya. Guys, wait lang. Natawagan ko naman. Anong inaantay mong payo sa amin? Kasi nabubusit na ako sa iyo. Baka naman inaantay mo pang sabihin namin sa iyo na ano na sige balikan mo ayusin niyo 'yan. Hindi. Yun na nga po. Kasi tama, ate, tama na. Tama na. Nasaktan ka na eh, sobra na eh. Diba? It's the only logical advice we can give you. Masakit to ngayon, pero hindi man natiling masakit yan ng mahabang panahon. Makakalipas din yan. Makakatagbo ka rin ng lalaki na hindi ka pa iyakin, paluluhurin dahil nagmamakaawa ka. Gets mo? Opo. Okay? Alright? Okay po. Thank you, Papa Jackson. Thank you, Bibi Chico. Anong Bibi Chico? Ano ba? Baby Chico? Ano ba? Bakit ang Baby Chico? Deji daw. Deji. Kuya Chico. Oo, yan. Kuya Chico. Sige. Ate Cass, maraming salamat din sa'yo at mabuhay ka, ha? Apo, salamat okay. po. Salamat, guys. Cass, bago tayo magtapos, huwag mo na itong uulitin, ha? Apo.
huwag mo nang uulitin to, okay? Apa. Huwag mo nang hayaan na may lalaki na ano na namamasamain ka. Okay? Apa. All right? Apa. Okay. Salamat sa pagtawa. Salamat. Thank Salamat you. Po. Thank you. All right, bye-bye. Bye-bye. Gas? Po. Salamat sa pagtawag. Salamat din po. Sige. Good morning. Good morning. Ito siya. Pan-jowa ang dati. Bye-bye. Yeah. Cash? Bye-bye po. Mag-ingat ka, ha? Opo. Salamat. Kayo din po. Salamat Sige po sa pagsagot. Yeah. Oh, okay na ba? Okay na to? Opo. Okay na nga. Okay na po. Okay na, di ba? Opo. Okay na tayo. Okay na. Okay. Cash? Po. Maraming salamat. Okay. Bye-bye. Cas. Bye-bye po. Yeah. Paalam. Bye. Lambas ka pinanganak. Eh, hindi ko, maraming beses akong iniri ng nanay ko, di ba? Kailan tumanggi kang lumabas? Oo. History ako ng ospital dyan sa QC dahil pitong doktor yung nagpaanak sa nanay ko para na mailabas ako. Sa mga dalagi na kanta ba siya? Mahanap kayo ng quality boyfriend, ha? O, parang Rhea generics lang yan. O. Ang dying broken hearted sa panahon ngayon kasi naman kung ano ng generics ang pinipili. But na lang, nandito na ang Rhea generics. Iba ang Rhea generics. Gawa ng mga kilalang eksperto sa gamot sa buong mundo gaya ng Pfizer, Sanofi, GSK, Otsuka at Merck. Kaya kung sa inyo, don't let your heart and wallet suffer. Dito ka na sa world class na kalidad na gamot ng Rhea generics na mabibili sa abot kayang halaga. Sa totoo lang, iba ang Rhea generics. Kaya punta na sa Mercury Drug at hanapin ang Rhea Generics na gawa ng mga eksperto. Punta ka, Kuya Chico, sa pinakamalapit na Mercury Drug. Kung ayaw mo sa pinakamalapit, punta ka. O sa malayo? Malayo, na mahirapan ka. Pero di kalidad na gamot ng Rhea Generics. Good morning, Kuya Chico. Good morning sa'yo, Papa Jackson. At good morning sa lahat naman nagtatanong, meron bang generic na GF daw? Ang dami rin babati ngayon. Pero mamaya, pagbalik natin, para magpaalam, batiin natin. Ah, sige, banata natin yung banata mga. Natin yung mga. Ilang kanta lang po ang mga panggang replay namin just to have 12. A break. At yung mga ano po na pabati po namin, babatiin po namin mamaya ng konti. Ilang kanta lang? Mga 16. We'll be back, mga pangga. Pangga, kung sabihin radyo, sabihin mo. Energy. Point 5, Energy FM, Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Oy! Sabihin mo, oy, ang tagal mo. Sabihin ko, mali ka, kasi 106.7 tayo. Ang sabi ko? Oh, may, pala, sorry, may iba kang sinabi. Oo, oh, nga pala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming binabasa sa context pala, sorry. Maraming maraming salamat sa pag... sa pagtu... Tignan mo, oh. Hindi ako makapaniwala na... Mali-mali ako ha. Wait lang. Ulitin natin. Ulitin natin. Take 106.7 Energy FM. Meron kasi taga doon nakatext ko ngayon. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Energy. Bukas wala na akong trabaho. Tulog na si Madam Reyna. Si Inang Reyna. Alam mo, hindi ako makapaniwala na tumitingin ako sa orasan at ang oras ay 1.25, 1.26. Ilan na bang sakto? Mga ganyan, di ba? Ano yan? Sakto yan sa hashtag natin na, oy! Gabi na. Umaga na. Umaga na. Diba, kanina, isang napansin mo ba, isang beses lang tayo bumati ng magandang gabi. Yung talk set na. Actually, the first time. For isa lang, isang beses lang. And then, sumunod, magandang umaga na kagad, diba? O, diba? Ang bilis eh. Ang galing. Biglang ano, sumama ang pakiramdam ko. Bakit sumama ang pakiramdam? Hindi ko alam. Ay, nako ha, baka nauusog ka din. Hindi, parang in the past few days. Okay. I have been pag gantong umoras. Etong ano na, umaga na. Parang na-miss ko yung dati ko routine. Na-active ako, itinutulog ko yung gantong oras eh. Babati ba tayo? Oo. Kasi ang dami na nila. Kasi ang dami na nila eh. Wait lang ha. Kuha lang ako dito. Pipiliin ko yung mga magagandang sulat. Ipiliin ko yung mga gandang sulat, iwanan ko sa'yo yung magaganda din. Yung mas maganda. Okay. Okay na? Ano? Hoy, ang daya mo! Hoy, di ko yung pinili kung ano lang yung ano, hinati ko lang naman talaga. Ang dami na ito. It's super... Alam ko na, oy, pendaflex, halika rito.
It's a super dummy. Pero teka lang ha. Binabati ko po yung mga kasama ko dyan sa Baklaran. Sina Nogi, Digong, Genesis, Melisha, Dina, Cecil, Jeray, Manay, Myrna, tsaka po sa GF. Binabati ko po ang babati Alexis. Babati po ang Gariando Family Malabon at kay Nelly Rose. Ang ganda at mahal na mahal ko kay Gilbert na hindi sumama sa amin ngayon. Magbe-break din kayo ng showtime mo, sabi dito. Sabi ni Face ba ito? Hello din po kay Joshua Aries, Jenna Jules, Jomel Heidi ng Caloocan, pati kay Eloisa at Angelo ng Caloocan, Jen at Eric. Aries ba yan? Aries. Shout out to Team Sally Bijama of Converges OB, Wireline, CVG Leaders. Shout out to Team Georges and of Converges I. Ano, Blackhawks, Raymond, Richmond Tigers, Clusters, Marvelous. Maligayang pakikinig po, Papa Jackson, Kuya Chico, bati po, Esplana, naduduwal talaga ako. Candy, penging candy. Sino may candy? Penging candy. Kanabi family na nakaantabing yung pati na rin po ang mga ka-team ko sa fact set, especially kay Pauline Perez, maingit ka. Sana makikita namin si Kuya Chico at Papa Jackson at si Ding Dong Dantes. Malangga Finance, AR and RWM, One Love, RWM. Uy, may mga empleyado ng ano, RW Manila, Chico, na nandito ay, ngayon. Ay, nandito talaga? Yeah, uy, hello! Debbie, Andrea, Daryl, Yael, Janina, Jan, at birthday sa June 12 kay Karen Jello. Maligayang pakikinig po. Hello na rin. Ayan, greetings from Lynn, ati kong si Rachel, Annalie, at kay Bunso Pipay, Dagul, at sa baby kong si Neil, pauwi na si Mama. Ayan, mag-ingat po sa mga pauwi, ha? But wala na, hindi ko lang kung nakatulog na to, no? Si si Angie, no? Yung tropa ko si Angie, at yung anak niya, yung inaanak ko na si Cade, na pag naririnig, every time daw na maririnig ako sa radyo, ipinagmamalaki daw nung bata. Ninong ko yan, ninong ko yan, ninong ko yan. At I'm sure wala kang kwenta nga. Sorry na, babawi na lang ako, babawi na lang ako, ha? Kay Cade, hindi ko lang, Cade, tulog ka na, pero hello sa'yo, ha? Babawi ang ninong, ha? Kung kailan, tiwala lang po. Tiwala lang, puso lang. Pero alam mo na to yan, may mga inaanak ako na ano na. Sorry eh, pero nilista na lang kasi ako at wala akong nagawa. Hananag? Nilista ka na lang, wala kang nagawa. Nilista ka? Oo, oh, diba? Wala eh, kaya nga ako. Tumatanggi ako. Ako din, totoo yan. Ako din, tumatanggi. Kasi kung hindi ko magagampan yung pagiging pangalawang magulang, there's no point. Correct. At hindi naman, hindi tayo ganun ka, di ba, magkakilala, hindi tayo ganun ka-close. Eh, hindi ko, alam mo, asa mo na, hindi ko yung magagampanan, no? Si Sherwin Alfaro ay nakikinig sa atin, no? Nang ganitong ang oras. Ang dami nakikinig at huwag kang malitulong kanina. May kausap ako ng kapilang station. Si Chester ay nakikinig. Pati yung classmate daw niya. Mga psychology student sa RTU, Rizal Technological University. Si Monsur na nakikinig din. Ah, oh, talaga? Si Monsur. Narinig ko yung frequency. Sorry naman. Oo, na nakapasa daw sa qualifying exam. Nang Dota? Hindi ko, may ganun ba? O good luck daw sa ating lahat, sabi niya. Well, sa mga pumasa, congratulations. Si Justin ay nakikinig sa atin. Maraming thank you, Justin Bugarin. Si Nads Lizaso ay nakikinig din. Dadalaw daw sila. Kung anong oras na, dadalaw kayo. Asan? Hindi ko naman nakikita yung mga pagbumukha nyo. Si Juniel Fernandez. Ang galing ko daw umacting. Bigla daw siya napapatawa mag-isa. Hindi, ang galing. Pabati na lang daw. Hello sa inyo, ha? Happy Joy birthday! Joy Flores, Chrissy Ann, Eser, Eloisa, Paghanga, and Michelle Niagas, Rogel Bolling. Get well soon, may bisitahin ka namin ng cute, mga cute nurses dyan. Maligayang pakikinig. Happy birthday kay Nelson, Mostaz, Aldrin, and Nero. Good evening, Papa Jackson. Bati mo naman lahat ng friend ko sa Italy at Ate Eva, Ate Lita, Ate Mayan, Ate Sheila, Belle, Jasmine, at Connie, Ate Connie, Kuya Ronald, at sa mga anak ko, si Von, Mayan, Kate, at sa mister kong si Bonnie Del Prado. Thanks, Oricon, Philippines, Paul Anthony, John Therese, Portia, Joseph Anthony, Pauline, Bungkal, Grace Bungkal, Jess Bungkal, walang awa itong isang to, no? Pwede ng Bungkal family na lang. Paul Ignatius, magandang pangit ang sulat na lang yung buhay to.
Gandaan, sinabi ng... Pinaka best na duo DJ sa buong Pilipinas. Buat na nabasa ko yung part na yung bro. Pangit sulat na rin nabasa ko yung part. Oh, yeah, diba? Yung papuring part. Well. At mga taga Rodriguez Rizal, Bago ka rin. Betis de Guzman family. Pati na rin ang mga doctor nurses ng Casimiro at Inaa. Casimiro A. Inares Senior Memorial Hospital from Brian and Nicole. Happy listening. Uy, natapos ang dami nito. Meron pa ako happy birthday, Cecil Magno, no? From CSU. Ano to? Accounting Department. Mama Venus, Miss Tess, Miss Evelyn from UBSI Family Accounting Department din. O, diba? Sir Jovin Gayo, hello pa kay Olivia ng New Jersey. Singitan kita. Okay na yan? Sabi niya, Dada, hehe. Please say hi to Just Patdo. And Pichy Shakur na Bacolod. Hindi pa tapos! Cedric Cho na ng Vimapa. Or Ming Ming Miao Miao. Nikolai Laranas, Nina Joyce, Briola, Jennifer, Sanoy, Henry, Lawrence, Dumaday, or Flounder ba to? Mark Baladro, TY, hehe. Ate Digna, binangon ng Rizal from Kamaming. Happy listening po, yan. Noisy, number one, Vic, number two, Melody, Behave, number one, Cha, number two, Klong, number three, ano to, classroom? Happy listening, Kamaming. And happy listening to my loving sister and Ate Digna of Binangonan Rizal. And to my babe, I love you so much. Huwag kang bibitiw. I love you, babe. From Kamaming. Hi to Albert Coz and all team Kuya Chico, sabi ni Regina Constantino. Hello, classmate Jessa Tagal. Sabi ni Ate Cha. Greetings. Happy long weekend to Noy Rala, Carsi Araos, Frankie Canablian, Joper Sagana, Val Abagatnan, Ja Pamplona, Jerome Cabida from Orinco family. XOXI. Pwede bang dumuwal sa mukha mo? Eka lang, ito na last na. Good evening. Happy birthday po kay Jerome Cruz ng Litex. God bless. This is coming from Tita Heidi and Jen. Hello po sa inyo lahat. Oh! Nasobrang ka na kape. Gusto mo na ha? Nasobrang ka sa kape. Baka nga, nakakaisang sako ka na yata ng kapeng timpla. Baka ganun. So I guess we need to say goodbye. Maraming salamat po. Saan ka pupunta ngayong weekend? Mamaya Sabado. Hindi ko alam, baka alam mo naman hindi ako nakikipag-chat, pero iinom ka. Hindi ko alam. May mag-aya sa'yo. Diyan ka na pariwara last time, brad. Diyan ka nagbalian ng wiper, Brad. Basta, hindi ko alam kung nasa na ako, nandiyan ako sa paligid-ligid. Sino ang kainuman mo? Mga friends. Sino pa ba ang mga kainuman? Siyempre, mga tropa, mga hoops. Yan, ha? Ayan, Sabado, ganyan. Tapos, pasalamatan din lahat ng bisita. Ayan, natin. Maraming salamat po sa mga bumisita, no. Maraming salamat. Simula pa kan may kaninang ang aga-aga mga dumating, no. May mga umalis na, pero ito mga nanatili silang matatag dito. Maraming salamat, guys. Sa mga paparating, umuwi na po kayo. Sa mga papunta pa lang, please umuwi na po kayo. Kasi umuwi na kami. Bukod dun sa may mga tropa din akong parating eh. 'Di ba? Ang mga paimportante, 'di ba? Ang tanong ko, sino ba yung sikat? Tapos kayo yung nagpapaimportante. Aantayin ko na lang kayo lagi. Ano to? Ganyan naman kayo eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na talaga alam. Kasi buong akala ko bilang kaibigan, hindi nyo na ako papahirapan. Buong akala ko, susuportahan nyo na lang ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Pero akala ko lang pala yun. Dahil hindi nyo ako naiintindihan. Hirap na ako. Brad,
Ano yun? May nang pinilalaban mo? Sinubukan ko ipaglaban ang pag-ibig ko sa kanila. Gusto mo pag-usapan? Hindi na, magpapaalaw na tayo. Gusto mo? Magpapaalaw na tayo, hoy. Gusto mo pag-usapan? Ay, naduduwal ka. Susuntokin ko. Nananakit. Susuntokin ko yung mukha mo. Halika na, magpaalaw na tayo. 106.7 Energy FM. Ay, nako. Uy, ang iyong weekend na, ay, sa mamay sabado din ng gabi, nasa ano ako? Palitan mo na ulit yan. Ito, nasa ano ako? Nasa saan? Paris Point, San Lazaro ako. Next week, nasa Hong Kong ako. At the week after that, nasa Abu Dhabi, Dubai ako. So solid. Ano lang trabaho bukas? Nagkamali ako ng frequency kanina. Okay lang yun. Lahat nga nagkakamali. Nagkamali ka nga ng pagmamahal mo sa kanya eh. Ako, di ba? Ako nga eh. Nagkamali. Binigay mo ang lahat. Di ba yung mga tao lo, sino yun? Huwag niyo akong inaano dahil diba? Tapuin ko kayo lahat. Nagkamali ka na pagmamahal mo sa kanya eh. Ano pa ba? Lahat naman siguro nagkakamali eh. Pero... Binigay mo lahat pati... Ginamit ka lang niya, Brad. Ah, pero okay lang, nagamit ko rin naman. Itagpo ko ng video, Brad, oh. Hi, walang ganon. Walang ganon. Nag video? Pwede bang ang song natin pag nagpaalam, walang ganon? Yan ang team song ng bayan ngayon. Walang ganon. Dali na! Eto na, ginagawa na! Oh, yan na ha. Basta, maraming thank you sa mga tumambay. Maganda na, na dapat yung kanta ko para sa'yo eh. Alin? Ano ba? Ano ba dapat? Di na natuto. Hoy! Din-din-din-din-din-din. Hindi na welcome-bangon. Din-din-din-din. Nandiyan ka na naman. Sinusun. Hoy! Mag-away ng huwi dyan. Ano muna tayo? Walang gano'n muna. Ang aking... Sige, walang gano'n. Kasi yun, sa mga tumawag, no, maraming thank you sa mga nagte-text dyan. Huwag na kayo magalit kasi sa umaga may mga nag-ano sa akin, bakit ba, ano daw, di daw nababase. Eh, ang dami-dami nyo nagte-text, no, tsaka ang dami ng, basta, ang dami ng ano sa paligid. Ang dami ng mga bagay na nagbibigay ng sakit na lang ng damdamin. Ba-background na naman kita? Hindi. Huwag na. Tapos, brad. Napapagod na siya. Sorry na. O, diba? Alam mo na yung ginagawa ko sa umaga na napapagod ako sa sarili ko, diba? Pabago-bago ng background. Sa lahat po ng mga dumalaw, ang daming dumalaw ngayong gabi. Oo nga, diba? Naandyan lang kayo, wala namang kayo ginawa, nakatanghod lang kayo dito sa amin, pero nagtiis kayo dyan, maraming salamat. Happy long weekend po, yes, sa inyo lahat. Thank you po sa mga nandito ngayon. Things will get better. Yep. Things will get better. Mm. That is for sure. Alam mo, bago nagpaalam kay Chico, in a broader perspective naman tayo, mm-hmm, we'd like to hope and pray that in the coming few days na wala tayong pasok lahat. Correct. Diba? Isama niyo sa inyong mga samot panalangin ang bansang Pilipinas. Totoo, yeah. Diba? At magkaroon ng kaliwanagan yung ating mga leaders. Correct. Diba? Stop, and I mean this from the heart, stop pulling a country down, sir and ma'am. Correct. Indeed, diba? Indeed. Stop. Oh. Stop redefining, diba, yung batas natin just to fit what you want to happen in our country for your own personal benefits. Stop it. Totoo yan. Tama na. I dream na umulad ng bansang Pilipinas sa panahon na buhay pa ako, Kuya Chico. Ako din. Sino ba naman yung ayaw? In my lifetime, I want that to happen. Kasi parang simula na nagkaisip ako, ang gulo-gulo na. Diba? Mas maayos nga tayo ngayon eh. Mas maayos tayo ngayon. Well, we are hoping, of course, na, you know, mas umayos pa. Mas maging maayos pa para sa lahat, no? At sa mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat. So, I guess that's it. Parang hindi bagay yung kantang walang ganon sa ending na. Eh di, sa huli. Oh, hindi, okay na yan. No? Lagay mo sa huli. Para sa pag-ibig mo to. Hindi sa akin, para sa mga dyan kay ate na nakikinig ngayon. Tama. Yan, ha? Dahil ano ha, sweet nyo ngayon ha. Alam nyo naman na hindi naman pwede. Ngayon lang kayo masaya, walang ganon. Pangga! 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy. Isa pa ulitin natin, nagkamali ako kanina. Ay, sige. 106, ay hindi. Paano yung pagkakaano mo ng ano? Number? Na, oh, ikaw yan. Ako yung ano. Ako, sige.
Maraming salamat po sa inyo, ha. Papaalam na po kami, manatiling nakatutok dito lang sa Philippines number 106.7 Energy FM. Pangga! Pangga! Balipa! Ule, take 94. Isa pa. Manatiling nakatutok dito lamang. Pipiyok ka. Kami piyok. Manatiling nakatutok dito lamang sa Philippines number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy.